Yo, yo, yo! Magandang hapon, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa channel po natin. Si Allen po pala ulito. And dito po tayo para po ako ay magbigay po ng konting tutorial at tips para sa paggamit ng ating Samsung device para maging mas makabisado at mas ma-master natin at maging personalized po ang ating cellphone. Kaya po ay nandito uli po tayo. Sana po ay kayo po ay mayroong matutunan. Okay po. Ngiti lang po tayo mga kaibigan. Unahin po natin ituturo ngayong video na ito ay yung tungkol po din sa Bixby routines. Ito po ay isang option na madalas pong hindi ginagamit at hindi po pinapansin kasi po ang Bixby ay medyo may negative na connotation sa paggamit dahil hindi naman talaga din kapakipakinabang lalo doon sa mga unang device. Ako po ay galing sa S8 Plus ay wala namang kwenta yung dentist na Bixby na yan. Mas may pang gamitin na yung Google. Okay Google, ganun ang gagamitin mo. Okay po, simulan po natin para maituro po natin at mapakinabangan nyo ang ating Bixby routines. Game. Una pong gagawin ay pupunta po tayo dito sa settings. Pagpunta po ng settings, ang ating pong hahanapin ay ang ating advanced feature. Then, pupunta po natin sa Bixby feature, inyo po makikita sa unahan, ito pong Bixby routines. Atin po ngayon siyang pupasukin. Inyo po makikita dito sa akin, pagbukas ko po ng Bixby routines, pagbukas po ng aking Bixby routines ay mayroon na po akong iba't ibang klase na Bixby routines na gumagana. Sa kasulukuyan po, mayroon po akong dalawang currently running. Ere po, ito yung sinasabing currently running, itong 120 Hz at saka yung home. Ibig sabihin po, ngayon ay ako'y nandito sa bahay. Katulad nito, mayroon po akong pag ako'y nandito sa lugar na ito, ako ay bukas ang wifi, ang aking sounds ay ganarin level laang, ang aking change lock ay ganare, at saka yung brightness ko ay ganare. Yan po ang nangyayari pagka ako'y nasa bahay. Meron din naman akong currently running na 120 Hz, na kapag ang halimbawa ay sinet ko po yung oras, ay ito kasi usually ginagamit po pagka 24 hours, kaya 11:38 PM hanggang 11:38 PM hanggang sa kinabukasan, naka-medium power saving on. Sa bandang huli ko po ay ituturo ko po kung bakit po ginagamit tong medium power saving on na ito sa Bixby routines. Mamaya po ay malalaman nyo kung bakit. Pero sa ngayon po, ituturo ko po muna kung paano kayo mag-a-add ng Bixby routines. Ito po ang mga option ko na kung sakali naman ako'y lumabas dito sa aming bahay, pag ako'y umalis dito sa lugar ko, at ako'y nagbukas ng Facebook o yung iba pang klase ng apps, mabubuhay ng automatic ang aking network. Kasi ako yung ginagamit po pag ako'y nandito sa bahay ay 2G laang para mas matipid. Mabubuhay yung aking data at namamatay ang aking wifi. Ibig sabihin, pag ito ako'y umalis dito sa lugar na to, at ako'y nagbukas ng Facebook at saka yung mga apps na yan na nandyan sa loob, ako ay magpapalit ng network kasi ako ay nandito sa bahay para mas matipid ay naka 2G. Tapos ang aking mobile data ay bubuhayin at ang aking wifi ay papatayin. Yan po yung pinaka-option ko. Ngayon, dahil sa ako ay nandito, hindi po siya naka-on. Inyo po makikita, mababasa, not running. Samantalang dito sa ibabaw ay running kasi ako ay nandito. Pero oras na ako'y umalis, mag-a-activate ito. Mag-a-activate ito. Tapos naman, kung halimbawa naman ay, yan po yung karamihang nangyayaring option. Kung gusto nyo pong, meron po dito mga suggested ng gamit ni Samsung, pag pinindot nyo pa natin itong discover, yan po, ay pag yan na natin pinindot, meron po siyang mga option na binibigay, na halimbawa ay kayo pag-gising pa lamang, halimbawa ay gusto ko natin buhayin. Pag-gising ko pa lamang, gusto ko ibuhay na yung aking always on display. Ay di pwede kong gamitin. Pag-gising ko, yung aking lock
screen ay Messenger at Facebook. Ayan po, makikita. Messenger at Facebook, ay di mabubuhay ko ganyan. At tapos kung pagising ko ay gusto ko naman na magbuhay ang Spotify at wake up ang aking tutunog, pwede rin. Kaya po, pag yan ay pinindot ko itong done, yan po, pag pinindot ko po yan, lalabas po yung aking option na palitan yung routine. Kung gusto kong pag-routine o gising, halitang salitang gising, pinindot po natin niya ha. Siya po ay papasok na dito sa aking routines. Makikita niyo po, routines po. Nandito na siya. Kanina po ito'y wala. Pagbukas po ng umaga, paggising ko, ang buhay ko po ay gana rin po mangyayari. Pagkapit ko na si cellphone at ako'y gising na, sigurado ay ito'y buhay na at ito ay magbubukas na din ang aking lock screen at saka magpapatugtog na siya ng Spotify. Yan po ang aking opsyon sa umaga. Tapos, kung gusto ko naman na ganoon, yan po, ay gagana po yung bukas ng umaga, tuwing umaga po yan. Yan po ang routines. Balik po tayo dito sa ating 120 Hz na option. Kaya po ako'y may ganare na option yung 120 Hz na yan. Ito po ay isa pong paraan para matrick natin yung ating telepono na magamit natin yung 120 Hz smoothness sa ating option na medium power saving para mas makatipid tayo ng battery. Ituturo ko po sa inyo kung paano po. Ano eh? Una po, buburahin po muna natin itong 120 Hz na option. Babalik po tayo sa simula para makita nyo. Kung halimbawa po, kayo po ay mayroong Samsung device na S20, S20 Plus, at saka Samsung S20 Plus Ultra, mayroon po dito sa display na 120 Hz. Di ho ba? Inyo itong makikita. Pero nakalagay din eh, pag yan ay gagamitin, kailangan yan ay naka-optimize ang battery. Dito po naman yan makikita. Dito po sa ating device care, makikita po natin na optimize po ang ating battery. Pag po yan ay naka-optimize, pwede po nating i-on yung pwede naman nating i-on yung 120 Hz kasi tayo ay naka-optimize. Halimbawa po, gusto natin yan, ay may iyo option natin ng 120 Hz, di ba ba? Pero kung ito ay naka medium power saving, halimbawa katulad nito, i-medium ko siya, babalik siya, makikita nyo doon sa bottom, ito, nasa 120 Hz na tayo. Babalik siya. Halimbawa, makikita nyo, pagpunta natin doon sa display, ang ating motion smoothness na sinasabi ay 60 Hz lang. Ngayon, gusto natin buksan siya, ay hindi po kayang ibuksan. Hindi po ito kayang buksan kasi tayo ay nasa medium power saving. Di ho ba? Ngayon, gusto nyong, kailangan po pag gagamitin natin yung trick na yon, hindi po natin pwedeng buhayin po ito. Huwag po itong bubuhayin. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng adaptive power saving. Kung gusto po natin gamitin yung option na yon, ay ito po ang paraan. Ibabalik natin siya sa optimize ng ating telepono. Kaya hayaan natin muna siya sa optimize. Yan yung makikita dito sa ilalim, ere, 120 Hz uli. Bumalik uli siya kasi tayo nasa optimize. Ngayon, puntahan natin ang display. Di ho ba yun nasa 120 Hz yan? Nasaan ba yun? Nasa display natin, ito yung 120 Hz. Nasa 120 Hz. O pwede tayo mag-option ng 60 Hz kasi nga tayo ay nasa medium doon sa battery. Sa kasanuhan, idea ng ating gagamitin yung 120 Hz. Kung gusto natin siyang maging 120 Hz at saka nasa
nasa battery natin ay power mode natin ay nandito sa medium power saving na ere at 120 Hz, meron pwede po din siyang gamitin sa pamagitan ng paggamit ng Bixby routines. Yung po yung option na aking ginawa na 120 Hz. For example po, tayo gagawa uli noong ating Bixby routines na iyon, kasi ito'y kanina wala na. Di punta po tayo uli din sa may routines. Pagpunta natin sa routines, inyo makikita wala yung aking 120 Hz. Ito po'y ating gagawa po uli tayo. So ito'y ating pipindutin. Pagpindut po natin yan din meron po tayong option na if. Kung halimbawa, if ang ating cellphone ay gusto natin gamitin yung time. Dini sa time, ang usually kong ginagamit ay time. Yung ibang ginagamit ay iminamanual. Ito ang ginagamit. Itong option na button tap. Pag binuntot yung button tap na yan, mag-on. Eh kaya lang ay ang gusto ko ay 24 hours. Ang ginagamit ko ay di yung oras. Halimbawa ay gusto kong magsimula na alas 11 ng gabi. Ang tapos din niya ay alas 11 ng gabi. Ang tapos din po niya ay alas 11 ng gabi. Kinabukasan na yun. At saka gagawin natin din i-on natin itong ating mga option na ito. Itong mga repeat din Itong pinakamahalaga, repeat, kailangan ni araw-araw itong i-click natin. Kasi pag hindi natin i-click yan, isa lang, hindi, tuwing Martes at Webis lang, tuwing Martes at Tuesday lang yan. So, kailangan natin pindutin siya, isa-isa. Ayan, 11 p.m. hanggang 11 p.m. pipindutin natin, ire. Excuse me po. Pagkatapos po natin may set up yung oras, pipindutin po natin itong done. Yan po ay papasok na din Ito. Para po naman sa susunod na gagawin ng ating Bixby routines, ay pipindutin po natin itong next. Pagpindot po ng next, ito na po yung ating gagawing option. Ito po ay pipindutin natin ulit yung plus sign. At hahanapin na natin yung word nating ere. Hahanapin na natin yung medium power saving. Nandito sa may dolo. Sa may ibabang ibaba, makikita nyo natin yan. Pag po yan ay ating pinindot, may option po siya na i-on, i-on at i-off. Dito po natin siya ikakabit sa on. Ito po. Ngayon, pipindutin natin itong on, tsaka itong pagkatapos ay done. Napindot na natin yung on, pindutin natin yung done. Ayan po, ang nangyari. Makikita nyo po, mayroon nakasalagay na dyan na medium power saving on. Pindutin uli natin itong done sa hulihan. Pag pindut natin dyan, ito po yun, makalagay dyan ay time. Pwede natin siyang paltan, katulad ng ginawa ko kanina, lalagyan natin siya ng word na 120 Hz. Tapos, pipindutin natin itong done din para ma-i-add na natin siya. Ito po. Makikita nyo po, dahil sa alas 11 hanggang alas 11, di ibig sabihin ni 24 hours, ang aking telepono po ay nasa medium power saving po yan, kahit po nasa display natin ay nasa 120 Hz. Inyo po nakita, di po ba? So, ibig sabihin, pag ito ay ngayon ay hindi po lang mag-a-activate, kasi nga ito ay kailangan ma-activate kasi ang mga gantong routines, kailangan naka-off yung screen. Ay kagagawa ko lang po, pag ini-off ko po ang screen, ibig sabihin, magmi-medium na ang aking battery. Sa ngayon po, makikita nyo po dito sa aking battery na nasa optimize pa din. Di ho ba? Pero yan,
Wag maniwala po kayo sa hindi. Pag po yan ay pinatay nyo ang ating screen, nag-block ito at binuhay nyo uli, itong option na ito ay lilipat na dito. Itong option na ito ay lilipat na dito. Kailangan lang po ito ay patay. Hindi po siya naka-on. Huwag nyo po itong i-on, itong adaptive power saving. Kaya hindi ko lang po may pakita sa inyo kasi ito ay naka-screen record po ko. Pag nag-screen record po tayo, ay hindi po natin siya pwedeng buhayin. Ano po? Ayan po. Inyo po makita yung tips ko po para makabuhay po tayo at paggamit ng Samsung Bixby routines. Sana po ay inyo nagustuhan at kayo may natutunan. Kung inyo po na natutunan, ay pakilike lang po at makikomment lang po kung ako inyo nagugustuhan na makapagturo o kung meron kayong gustong matutunan dito sa paggamit ng ating telepono, ay siguraduhin nyo i-post lang po at magbigay lang po ng question ay akin po sasagutin. Magbigay lang po kayo ng katanungan. Okay po? Ay kayo po ay mag-ingat po sa panahon ng pandemic po. Hane. Ingat po tayo. Andito po ulit tayo. Si Alin po ito. Pakilike lang po. At kung hindi naman mamakapatin ay makisubscribe na po. Kung kayo po ay nagustuhan at may kung kayo natutunan. Thank you po. Salamat.